sa dami ng search and rescue operations namin, isang rescue operations yung tumatak sa puso ko at sa isip ko. Yung isang yakap ng isang anak at sinabing maraming salamat at binalik kong buhay ang tatay niya. Ako po si Coast Guard Commander Noriel P. Ramos. I'm Deputy Commander ng Coast Guard District Northwestern Luzon. At ito ang aking kwentong Coast Guard. Our family are family of soldiers from Zamboanga City. And natawid lang, after graduation, I applied for the Navy and the Coast Guard. And it just so happened na nauna yung Coast Guard. Kaya I'm a proud member of CGOC Class 3, 2003. Tinawag kami na mapasama as DYO sa BRP Romblon 3502. At ang mission na yun ay pupunta ng somewhere in Mahu de Masindo to rescue a certain fisherman. Ang sabi sa amin, balikan lang yung barko, but umabot kami ng 6 na buwan. At subsequently, doon na rin kami na-assign hanggang sa nagsimula na ang aming journey sa junior officer unit. I was assigned as the executive officer of SARP 3504 or BRP Davao del Norte. Then after my stint as EXCO sa 35 meters, I was also assigned as EXCO sa SARP 002 to BRP EDSA. So from there po, 2010, nagsimula ako to command my first MCS vessel. So I've been a commanding officer for 6 years, was awarded the most coveted command at sea. Kaya tinatawag ng most coveted command at sea badge. Dahil kaakibat nito, yung responsibilidad mo, hindi lang sa tao mo sa barko, kung hindi yung asset ng organisasyon. Buhay barko ay napaka-fulfilling, rewarding. Fulfilling in the sense na kapag ka nakapag-rescue ka ng individual na in distress sa dagat, yung bang ma-re-realize mo kung gano'ng ka-noble ang profession na pagiging Coast Guard. At the same time, may sadness. Kasi during the time na nasa barko ka, sometimes yung mga special events ng family mo, mamimiss mo. Mga birthdays, anniversaries, and even deaths of loved ones. Namatay yung father ko, wala akong magawa dahil nasa mission kami. I had to endure the sacrifices ng mga nakasama sa pagiging CEO ng barko. So right now, I'm the Deputy Commander of this district and it is my job to assist the commander, the district commander, sa operation and management of the district. And I'm just fortunate na marami ako natutunan sa ating being district commander, Inocencio Rosario. The AOR of Coast Guard District Northwestern Luzon, minsan dumadaan yung mga bagyo. Inamahan tayo ng bagyo nito, bagyong Marin. And doon napasabak ang tropa sa rescue operations natin. Doon natin nakita kaano kahanda na sumagot at tumugod sa tawag ang ating mga kababayan na nasa labita ng bagyo Marin. So I just encourage everyone, pili sa puso ang bawat trabaho na binibigay sa atin. So if you are a board chief, then you will feel na kung gaano ka-noble yung trabaho na, yung profession na pinasukayan. At the same time, kapag nasa offshore naman tayo or sa land, talagang gawin lang natin ng buong puso ang ating pagsisilbi sa bayan.